Day. So create your own way para maging masaya yung Valentine's Day mo. And celebrate love kasi there are many forms of love. So hanapan mo na lang paraan. Basta enjoy the day. Yes. Alam mo, tama Melba. Kasi minsan kahit sa hindi lang sa single, ha, sa magjojowa, may mga pabonggahan ng gift sa Valentine's. Siyempre, si may mga magjowa na may makikita mo, kaya may jowa, bakit hindi mo ako bigyan ng ganoon? Si ano, ganoon rin ang binigay pagkakalaking bulaklak. Okay, kayo walang binigay. Magkakainggitan pa. Huwag na lang i-post, ha? Seri ay kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kagarahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your forever kakuda. Seri host, kamusta kayong lahat today? At ito na nga, Valentine's na naman po. Diyos ko, bakit ganon? Hindi ko kaya. Lagi na lang pinapaalala yung Valentine's. Charot. So for this episode, nag-invite ako ng mga very special friends. Ito talaga yung mga kakuda serye ko ever since. At pag-uusapan namin, medyo mahaba po ito ha, dahil makuda tong dalawang to. At yung isa ay na-guess na natin before, pero itong isa ayaw niyang mag-solo. So sige, tatlo kami, bakit? Gusto namin. At ito na nga, kasi alam ko marami sa ating mga single pa rin. O ako lang yun. At meron mga masaya na naman sa buhay nila. Silang dalawa, itong guest natin. Pero pag-usapan namin, paano ba namin sinelebrate dati ang Valentine's nung kami mga single pa. Kasi noon, kami lang talaga lagi magkakasama. At ito na nga papasukin natin sa Kuda serye. Lea de Ocampo de Guzman and Arlene Joy Amata. Oh, haba na apelido. Teka, sumay naka-mute pa si Arlene. Ayan na. Mag-unmute ka, te. First time kasi mag-guessing siya. Te, mag-unmute ka! Te, mag-unmute ka! Natakot na, ayaw na po. Hindi! Ako pala! Hi mga te! Ang dami na niya sinabi kanina, nakamute ka. Kaya nga. Bagay niyo naman yung mga jasters. Thank you sa pag-invite ulit. Hi jasters! Nice to be back. Wow! Thank you, ladies. Oo, kasi pioneer episode si Mel. So, talagang ano to. Parang matagal na din. Welcome to Arlene. Yung nakaka-proud. Sobrang laki na ng ano, ng layo na narating ng Kuda series nila sa first episode. Season 2 na. Ito, ako pa rin to, guys. Meron akong ano, $14 mo, kinita na dyan. Wow, te, iba. Nakaka-proud. Tinakailang episode ko na? This is episode 36. Wow! Buti pa, ang Kuda serye tumaga. Charot. Te, may pa-season na. Parang day si 7. Day si 7 talaga. Ang season 16. Ayan, galing ang season ba? Ang 19 yata ang... At talo ni ng Kuda serye and day si 7. Parang si Aileen hindi masyado nagsasalita. Oo nga. Hindi ko marami. Alam mo yan? No. As a people person, yes. So, ayun nga. Ayun nga mga te. Anong ginagawa ni Melba? Earphones. Kasi kamit pa ng earphones. Ko tapos na yung setup. So ito mga ka-jaspers, mga kakuda, ang pag-uusapan nga namin ay Valentine's for single. Paano ba namin noon sinelebrate ang aming Valentine's? Ano ba ang tingin nyo sa Valentine's? So unang question ko at mga te, syempre ang Valentine's pagkapanganak natin nandyan na yan. Nung mga bata kayo, elementary, high school, anong tingin nyo sa Valentine's? Like, sobrang big event ba niya ng like Christmas, ganon? Ikaw muna, Arlene! Nung kabataan ko, uso sa amin yung pinapagawa ng Valentine's card. Siyempre, sino bibigyan mo? Nanay mo, tatay mo, ganun. Ganun lang yun. Pero siyempre, kung medyo fierce ka, bibigyan mo yung crush mo. Mga bakit mo naman. Tapos,
Happy Valentine's Day. Yun lang naman, wala naman tayong kaalaman noon kung ano talagang meaning ng Valentine's Day. Kasi mga puso-puso na noon. Oo, te. Saka yung parang sinasabit sa classroom, na pinagawa ba kayo nun? Ay, oo, te. Yung mga cute, te. Ay, public school kasi tayo. Si Melba walang gano'n sa private. Hindi. Ano yun? Sa art paper na pula, gagawa ka ng mga cupid. Okay. Baka hindi ako nakagawa bilang hindi masyadong magaling sa gupit-gupit. Tapos din, ano, bawat puso may pangalan. Mama, papa. Noon nga, parang ang Valentine's natin ay family. Like, yung mga hearts, may mga name. Hindi makarelate si Melba. Walang ganun sa private. Hindi, wala akong memory na... Although, syempre pag ano, hearts. Tapos yung ang daming nagbibenta sa harapan ng school ng mga candy na shape na heart. Ay, wala na sa amin. Or dahil poor lang ang ano na. Ang community. Oo, te. Sa amin yun. Sa harapan ang daming nagbibenta ng mga chocolate na tinunaw tapos shape na heart. Yung mga pag-anon. Te, chocolate sa kanila. Sa atin yung mga, alam mo yung mga unan na maliit. Oo, te. May ganun din. Yun. Yung may maliit na teddy bear. Mga ganun. Oo, te. Anong pinaka naalala nyo nung elementary na lang? Meron ba kayong parang kinibig kayo kasi binigyan kayo ng ganun? Valentine's. Hindi. Wala. Ako rin, wala. Tuon kami tatlo. Gugustuhin pala. Hindi po kami gugustuhin. Pinaganda. hindi tayo yung ano, yung nabibigyan ng mga card, ng mga joke. Or ano te, or yung ano, yung tipong tayo yung kikilos. Yes. Oo, tayo ang magbibigay. Pero, pero uso nga nung mga elementary magbibigay ng puso. Yun nga, mga ka-justice, ako hindi ko masyadong na ano yun. Hindi ako gugustuhin talaga nung elementary din. At jajambihin nga ako. Dapat medyo nag-guess tayo ng isa pa. Yung medyo gugustuhin. Hindi ako gugustuhin. Okay, tapusin na natin tong episode. That hindi po kasi kami gugustuhin natin. Wala masyadong ma-share. Oh, sige. Siyempre, elementary. Yun, mga puso-puso pa. Eh, nung mga high school na. Anong pangarap-karana sa inyo sa Valentine's? Wala pa rin. Hey, ikaw, meron ka ba? Kasi ikaw nung high school meron. Di ba, Arlene, si Jazz, nung high school, medyo advanced sa atin. Yes, to. Advanced yan sa atin. Ano? So, ikaw nung high school ka? Wala akong maalala nung high school na bigayan. Parang nung grade 6 pa ako, charo. So ano te, sino nagbigay sa'yo? Ano binigay sa'yo? Kapas mo ba yung elementary at ng high school? Sino te? Sorry. ano na ako? Bakit si kayo nagbigay? Wala ko din masyadong ano ng memory na may nagbigay sa akin tapos sobrang kilig na kilig ako doon. Wala akong maalala. So eto na. Wag na, wala pala tayo mabalik nung elementary high school. Hindi naman tayo gugustuhin pala noon. Nung college, mga te. Ayan na, ito na yung tayo laging magkakasama nung Valentine's. Paano natin sinaselebrate yung Valentine's nung college? Wala ba din? Te, eto. Hindi masyadong malungkot nung college kasi may Feb Fair. Guess mo? Sa UPLB kasi. Saka magkakasama rin tayo, di ba? Oo. Parang hindi mo feel pa doon na. Tapos yung mga brads. Di ba yung sa ads? Mm-mm. Pero friends lang. Walang boyfriend-boyfriend. Walang crush-crush. Wala. Hindi na su-surprise. Hindi kami na su-surprise. Never natin na-experience. So mga kakuda, wala pa lang ano to. Iba po kasi experience namin sa iba sa inyo. Di ba yung brads naman namimigay ng roses? Pra, oo. Ako binigyan ng ano, ng kayo ang binigay sa inyo yata ay tigi-isang ano, yung long stem na rose. Oo, te. Oo. Sa akin ay yung bouquet na plastic. Parala ko yun. Si Tamayo sa kasi anong nagbigay. That's it. Buti na lang may mga orgmates tayo na. Hindi na magbibigay. Nabagsap ano nila pero magbibigay. Salamat po, Ad. Salamat. Kahit medyo ano, pinipilit, ganyan. Mm-mm. So, ayun ang memory po. Ako talaga, ang memory ko lagi nung Valentine's, nung college, ay Feb Fair nga. Tapos, no, mati, masaya. Oo, parang hindi mo talaga marirealize na mag-isa ka kasi paggabi, gabi-gabi tayo magkasama, pag-fair, tapos
may mga ano nga org meets, may mga brads na may mga pa-surprise ganyan eh. So eto na nung nag-adult na. Mga may mga ay bago pa kayo magkajawa, paano na tayo nagse-celebrate ng Valentine's? Fiesta. Ay, Bulacan. Oo. May pabanda. Banda-banda. Kasi ayun nga, mga kasi dito sa Bulacan, ayun. Laging tumatapag. Oh, sa fiesta. Ang fiesta dito sa amin, sa Tulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan, ay laging second Sunday of Feb. Mm-mm. So, lagi tumatapat yun sa, madalas tumatapat sa Valentine's Day. Para ngayon, fiesta sa amin sa Sunday. So, tama, Valentine's Ba't Day. Ba't mo kami iniimbita? Ay, oo nga pala, malayo. Pero dati, suking-suking nga kayo. Wala, akong absent sa Valentine's. Oo, ate. Ang Arlene. Check lagi ang attendance. Bilang taga, ano, probinsyang malayo. Oo, oh, walang ginagawa kapag ano, Valentine's. Ayun din nga, te. Lagi nga sa inyo. Pero mga nakadalawang piyesta lang hinata rin ako sa inyo. Oo, te. Hindi ka ba? Kasi marami kang dahilan minsan pag iniin. Huwag na natin ibalik yun. Ang pinakapunot dulo na wala akong pera. Tapos, kadalasan din, naalala ko ng mga fresh grad tayo nag-work na ang tayo, magdi-dinner tayo together. Yun. Mm-hmm. Ang alam din natin si Dusty na bigyan tayo ng rose. Oo. Dahil wala namang ibang mapipili. Napilitan, Dusty. Salamat sa pagpapapilit. alam mo, parang hindi naman ako nun sad or bitter. Kapag, kasi laging ganun pag, ano, no, pag Valentine sa Facebook, sa social media. Parang yung mga tao, pag, lalo na pag single, no, parang ang sad nila, ang bitter nila. Kasi nga parang yun talaga yung araw ng mga magjojowa, mga magkaka-chenis. Ayun. Kaya nga ako din, siguro kasi sabay-sabay tayo, parang magkakasama naman tayo. So kahit bahala na sila dyan, basta tayo may sarili tayong celebration. Oo, no? Eh, kasi pare-parehas naman tayong wala. Pero ngayon, ako na lang ang wala, kayong dalawa meron. Tayo nasa bahay naman tayo. wala. Oo, tsaka delikado ngayon lumabas. So huwag na lang, stay at home na lang. Pero alam niyo ba, na-realize ko nung ang Valentine's, mas nakaka, mas feel mo siya kapag may kasamping ka. Gets mo? Parang, mas nakaka ano pa, yung nakakapraning. Eh, parang, kasi syempre pag single ka, wala kang kalandian ganyan. Wala kang ine-expect eh. Gets mo? Pero kunyari Valentine's, tapos may ka-someone ka, dun ka pa nag-expect na, dun ka pa medyo, Valentine's ngayon. Gets nyo? Hindi. Hindi mo may pa-surprise. Oo, parang doon ka pa napapraning kesa yung... Expectorant ka. Expectorant. Dariel, na nandyan sa likod mo si Arlene. Calling Dariel. Asa ba si Dariel? Wala. Shout out to Dariel Jawani. Oo. Guess pero no? Pero parang ah, hindi. Ako lang. Okay, no. Hindi ko alam eh. Kasi hindi... Siguro kasi hindi kami... Yung Valentine sa amin, parang hindi siya super big event. Deal. Hindi ko alam, parang sa amin ni Rin. Oo, parang kasi feeling, siyempre nagbubulahan kami, pero totoo rin naman. Sabi namin, parang everyday is Valentine. Hindi, pero yun, so walang, hindi siya super, ano sa amin, super pinaghahandaan. Parang siguro kakain, magde-date, ganun kakain sa labas. Pero iniiwasan din namin ng super natatapat ng Valentine's Day kasi ayun namin sa maraming tao. Kahit nung dati pa, ang dami kasing tao. Tapos ang di ba? Basta ang daming tao. Magulo nun. So, yun. So, parang hindi siya ganun kaano sa amin yung Valentine's May mga ganyan nga. Yung parang denma lang, yung sa mga magjojowan, denma lang sa kanila yung Valentine's. So, parang, nabasok ba yun? O may nagsasabi lang na yung Valentine's Day, inimbento lang daw ng mga kapitalistang kumita ng mga Oo, lahat sa holiday. Tapos yung mga flowers, di ba sobrang mahal ng flowers kapag Valentine's Day, parang libo-libo. Pero anytime naman, pwede kang magbigay ng flowers. Oo. Pero sa amin, hindi uso yung flowers kasi na-allergy ako dun sa flowers. Kaya medyo tipid. hindi na lang flowers. Iba na lang.
Chocolate. Yung mga makakain na. Saka, alam mo, parang sino ba rin yun? Parang sino Arj din, yung isa natin ding friend. Sino Arj? Parang di rin sila ma-celebrate ng Valentine's. Pero baka, dahil matatagal na kayong magjojowa. Parang ganun. Hindi, sa amin kasi, first time namin, bilang LDR, first time namin magba-Valentine's together. Siguro nung past 2 years, nasa ibang planeta, nasa ibang lugar yung friend ko. So, siguro ang way lang naman to express is siguro magpadala ka ng, yun nga, naka-receive ako ng okay, na may cake. Yun yung una. Tapos yung pangalawa, wala na siya eh. Medyo nag-effort ako, pero wala na. Pangalo lang pala yun, pang first Valentine. Sa second, magdi-dinner lang kami, pero hindi mismong Feb 14. Feb, mapapa-advance, kasi ayan na naman po, alis na naman po siya. Punta siya ng Manila ng 14. So, wala na naman siya. So, ganun yung... Dapat nga din kuwari si Arlene niya. May jawa siya pero madalas nga LDR kasi sila. Parang dapat nga rin matutukan mong i-celebrate yun ng ikaw lang, no? Yung... Oh, pero ramdam mo pa din naman na may boyfriend ka. Ramdam mo pa din naman na Valentine's. Kasi, yun nga, everyday is a Valentine's. Wala naman ano ba? May something special ba sa 540 na siya lang ang day para magmahalan ng mga tao? Hindi naman. Oh, itigil na natin to. Okay. Sino to Valentine's special? Hindi, parang gusto lang natin nga kasi nga tayo matagal, kayo lalo, tayo kasi yung sabay-sabay din mga matagal naging single. Tapos parang hindi naman natin din, hindi tayo naging bitter, hindi tayo sobrang malungkot kahit nung single tayo na pag wala tayong kasama sa Valentine. So parang noong mga... But merong umatching doon. So, ito na lang. Bigyan na lang natin ng mga tips. Anong mga pwedeng gawin for singles? Kasi nga, itong episode na ito ay for singles. Ano mga pwede na lang gawin during Valentine's? Kung para hindi sila mabitter. Lalo na kung feeling nila sad sila, ganyan. Una, siguro mag-bumble kayo. Charot! Marami din na siya. Oo nga. Pero ngayong pandemic, medyo maganda sana, di ba? Pagkasama mo yung friends mo. Pag mag-celebrate ng Valentine's Day. Kung may friends kayo na wala namang ka-date, ganyan, hindi magsama-sama kayo tapos mag-celebrate kayo together. Kasi yan, love naman daw eh. Oo, love. Hindi lang sa mga hindi lang, sa family. Pero ngayon, mahirap siya, di ba? Kasi wala nang hindi pa rin mag-gather. Eh di, Zoom date. Oo, parang sa Jollibee. Ay, sige, mag-zoom date tayo sa Feb 14. Fiesta dito noon. Sige, pakita ko sa inyo yung mga food namin sa fiesta. Ah, sige. Pwede pa dala. Pero sige, kunyari, te, walang pandemic, ano pang mga pwede nang gawin? Naalala ko last year, umakyat kaming bundok, kaming mga magka-office mate. So, yun, pwede nyo gawin yun. Magsama-sama kayong mga singles din. Gumawa kayo ng activity. Saka, kunyari, sa gabi, magdi-dinner. Te, kayo with friends, ganyan. At pakapunuan ng mga restaurant. Pwede ka magluto sa bahay, mga ganun na lang. Mm-hmm. Tandaan ko yung nung nag-date tayo sa Chili's ba yun? First time natin sa Chili's. Sa Makati, sa Loreta ba yun? Nag-iintay kasi nga sobrang daming tao. So siguro kung mas convenient, sa bahay na lang. Magluto-luto na lang. Oo, masaya rin magluto-luto with friends. Kanya-kanya kayo na. Yung parang sa bahay niya, Melba, yung cooking ko, Maris. Oo nga na. Valentine's ba yun? Hindi naman, no? Hindi siya Valentine's. Sana naisipan lang natin magluto. Pero first and last natin na luto-luto yun. Pero masaya. Pwede yung maulit. Charot. Yung sa akin ay sa akin, coffee jelly. Oo. Pero may nakita ako kagabi ata. Basta yung isang pina-follow ko na parang agency. So, syempre, layo-layo nga sila din. Zoom lang. So, parang meron silang, may Valentine's party sila via Zoom. Tapos yun, parang medyo
meron doon, may mga common questions. Kanyari, share your most awkward date, ganyan, sa mga... Para may program pa din. So, pwede pa quiz night, ganyan. So, para, ano pa rin, may celebration pa rin naman silang ginawa. Oo, teka, may din kahapon sa office, may pa-Valentine's date na ganyan. Ay, may pa-Valentine's party. Tapos, ano ba, Valentine, Valentine's? Comment below. Charot. Ciao. Tapos sa may mga searchy-searchy, nakakatuwa. Kasi oo nga, hindi mo makikita. Oo, sa office uso yun, di ba? Sa mga office parties noon. Oh, sa mga searchy-searcher. Oh, baka blind date kineme. Ang cute. Kasi iniiba yung boses. So, siyempre, walang camera, pwedeng naka-off. Ang galing. Natuwa ako. Si Mali ka, te. Mas nag-i-enjoy hindi ko alam bakit hindi nila ako sinali doon. Charot. Mga hindi nila alam. Kasi sila yung mga searchy, sila yung mga searcher. Yung mga may jowa na eh, hindi nakasali doon, syempre. Mm-hmm. Yes, te. Dapat si Mali ka dyan. Dapat ako isinasali nila. Nakasali ka dyan? Ano ang sasali? Hindi nga ako isinali. Bakit? Hindi ata nila alam ako yung ano. Single. And ready to be gal. Te masado ka na daw, parang ibang level ka na daw. Kasi akala nila may jowa ka na. Oo, baka ganoon. Gusto ko lang i-announce ha, baka sabihin niyo meron baka yung iba hindi alam. Single pa rin po ako, charot. So eto mga ten address. Pwede magpadala. Ng message niya dun sa mga ayun nga feeling sad and lonely ngayong Valentine's. Mapaano kunyari mga LDR o kaya mga singles. Ikaw muna, Melba. Yan, nag-iisip pa ako. Ano ba? Ay, ikaw muna. Arlene, ano ka daw? Teka, nag-iisip pa ako. Ah, sige, ako na lang muna. Ikaw muna. As someone na, ano nga, single for a very long time. Charot. Maraming mga ways talaga paano ka maging happy. Saka, yun nga, wag mo na lang isipin na big deal yung Valentine's. Kasi yung medyo dami rin talagang OA sa social media na bitter, okay. Ganyan. Ta isang araw lang yan, itulong mo isang araw bukas hindi na Valentine's. Saka pwede mong i-disregard na Feb 14, ay di mo naman ganun. Saka parang pag mas iniisip mo na dapat may jowa ka, dapat may magbibigay sa'yo, mas magiging sad ka. Tapos, ayun nga, mas gumawa ka ng mga activities na with friends, with your family. Mahirap nga na ngayon, pero dahil pandemic. Pero ngayon, marami na rin ways yung mga nabanggit namin kanina. At ayun, enjoy nyo lang ang pagiging single. Eme! Charot! O, kayo naman! Hello! Ayun. Sige, ako naman. Tapos feeling ko, basta magpapadala dun sa pressure na dapat. Kasi usually, kaya minsan, kahit hindi ka naman feeling sad, pero dahil nakikita mo yung nandun sa social media na, oh, kailangan pag Valentine's, ganito, pag Valentine's, ganyan. So, try to ano na lang to ignore. So kung kaya mong ignore na, wag ka na lang pala dun sa pressure wag ka na lang mag-social media muna. Na mag-expect ka na kailangan may ganyan. So yun, so wag na masyadong magpadala ka. And ano na lang, i-enjoy mo na lang yung day mo ng kung paano mo normally i-enjoy yung araw mo. So kung ano yung mga things na love mo gawin, so gawin mo siya, and yun, huwag ka na lang masyadong makinig sa expectation na kung anong sinasabi nila, dapat ganito yung Valentine's Day. So, create your own way para maging masaya yung Valentine's Day mo. And celebrate love, kasi there are many forms of love. So, hanapan mo na lang ng paraan. Basta, enjoy the day. Yes. Alam mo, tama Melba, kasi minsan kahit sa hindi lang sa single ha, sa magjojowa. May mga pabonggahan ng gift sa Valentine's. Siyempre, si may mga magjowa na may makikita mo, kaya may jowa. Bakit hindi mo ako bigyan ng ganoon? Si ano, ganoon rin ang binigay pagkakalaking bulaklak. Okay, kayo walang binigay. Magkakainggitan pa. Huwag na lang i-post ha. Huwag na lang kayo mag-post. Si Arlene naman. Hindi, ano, para doon naman sa mga nag-expect. Na baka wala din sa huli. Huwag kayong masyadong mag-expect kasi malay nyo, iba din naman yung love language ng partner ninyo na hindi naman lahat sa bulaklak na dadaan sa chocolates. Diba? Meron naman tayong ibang ano, ways of showing our love. So huwag kayong masyadong mag-expect kung ang partner nyo ay alam nyo hindi naman ganoon.
And yun nga, sabi ni ano, ni sabi nila ng mga ating mga friends. Maraming ano din, maraming ibang forms of love, hindi lang naman romantic love. Tulad nung ano tayo nung elementary, bigyan natin ng card ulit yung mga magulang natin, yung mga kapatid. Kung wala talaga kayong mabigyan, pero gusto niyo magbigay. Tapos yung, ayun nga, celebrate with friends, or kung wala man, magpaka-busy na lang kayo. Dadaan din yan. Lilipas yan ng isang araw. Matatapos tulad din. Nung ako last year, wala naman ako naggawa. Busy sa work. So, yun. Tapos yun yung Valentine's. Uy, tsaka ano, maraming magandang palabas ngayon, di ba? Yung mga palabas sa Netflix or kahit sa anong channel na mga rom-com. Oo, nanonood ako ng Valentine's Day ulit. Netflix. Oo. Pwede rin yun, no? So, ano? So, maraming yun. No? Magandang puno ko rin. Okay, o kaya makipag-date ka sa sarili mo. Date yourself sa museum. Mm-hmm. Eh, di ba? Ako minsan na-enjoy ko na din yung sa coffee shop lang ako mag-isa tapos tatambay. Mm-hmm. Ganyan. So, parang yung... hindi naman na-issue ngayon yung kakain ka lang mag-isa, di ba? Oo. Ano naman? Masaya ka naman. Yes. Hindi naman lang sarili mo, di ba? So, kebs na lang sa mga iisipin ng iba. Yes, thank you mga ate sa mga advice niyo sa akin. Tsaka hindi, sa mga nakikinig sa atin ng mga singles, couples. Ayun, iba rin talaga yung effect ng social media. Eh, nakakaingitan, nakakalungkutan. Kaya minsan iwas na lang din talaga, lalo na ngayon. Okay. Kunyari, hindi ka naman nag-social media. Victima din. No? Kunyari, hindi ka nag-social media ng February. Malalaman naman na, ano, na Valentine's. Gets mo? Parang, ayun din. Ako, yung effect ng social media talaga sa buhay natin. So, ayan mga adjusters, if you like this episode, please follow Kudaseria on Spotify. Tapos, may isa pa tayong episode. So, wait lang mga adjusters. Dalawa kami. So, may part 2 to. Pero kung nagustuhan nyo itong episode na ito, ay please follow Kudaseria on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. And you can also watch this video on YouTube. I-upload ko yan. Jazz Aberilia. Subscribe to my channel. At ito pa, kung ikaw rin na isang podcaster katulad ko at gusto mo rin kumita ng kaperahan, paano ba makakmeet ng mga sponsors? Mag-join na kayo ng Podmetrics. Ang kanilang website ay podmetrics.co and use my code KUDASERIE. KUDA. Alam nyo na yung spelling. Basta yung K at S malaki ha. Use my code. Ako ambag naman kayo sa ano ko. Sa mga kabuhayan. So, ayun mga tayo, magbabayin tayo sa mga adjusters at meron tong part 2. See you. Bye, adjusters! Bye.